Pinag-uusapan na ng Administration Party PDP Laban ang term limits ng Pangulo at mga mambabatas kaugnay sa planong pagpapalit ng federal system of government. Pero bago ang pagpapalit ng federalismo, nagpahiwatig na si House Speaker Pantaleon Alvarez na posibleng walang midterm elections sa 2019 dahil nga sa sinusulong na charter change. Nagpapatrol, Sherrion Torres. Pag-upo pa lang ni Pangulong Duterte noong 2016, ratsyada na ang PDP Laban Consultation Meeting sa Planong Federalism. Sabi ni PDP Laban Vice President for International Affairs, Attorney Raul Lambino, kailangan nila mag-ikot para maipaintindi sa taong bayan kung bakit kailangan mag-charter change. If there is no plebiscite to approve the new constitution before May 2019, I doubt if we are still going to have time to discuss constitutional change between 2019 to 2022. Kasama ang term limits sa pinag-uusapan at karamihan ng taga-PDP Laban, pabor na gawing 5 taon ang termino ng Pangulo na pwede pang humirit ng 2 termino. Ang senador at kongresista, 5 taon pero wala ng term limit. Ang prime minister na ganun din na magiging termino kukunin sa Kamara. Si Senate President at PDP Laban President Coco Pimentel ayaw munang magkomento hanggat wala pang nakataga sa bato na panukala. Pero ayon kay Senador Kiko Pangilinan, bulong-bulungan na wala ng eleksyon kundi term extension sa Pangulo, mga senador at kongresista. Ang mga lokal na opisyal ia-appoint na. Ang Pangulo pwedeng gumawa ng batas habang wala pa ang federalism. Sabi ni Speaker Pantaleon Alvarez, posible ito. Meron talaga possibility na magkakaroon ng walang halalan. Kasi nga, hinahanda mo dun sa transition government or federalism. Walang pagnanais si Presidente na pahabain pa ang kanyang termino. Gusto nga niya pong paikliin pa kung po pwede. Sell by Congressman Ed Selagman na nawagan sa publiko na makailam. Aminado kasi siyang kahit anong ingay nila sa Kongreso, matatalo pa rin sila sa bilangan. If there is a need for constitutional change, then the change should be affected by the people's choice. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa January 15, inaasahan na ang pagratsyada ng debate sa Chacha. Sherrion Torres, ABS-CBN News. Sa ilang pang balita, sigurado na ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin nang dahil nga sa tax reform. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, napakaliit lamang dapat nito. Nagpapatrol, Jackie Manabag. Tinatayang 7 milyong Pilipino ang magiging exempted na sa pagbabayad ng buwis dahil sa tax reform law. Sila yung mga kumikita ng 250,000 pababa kada taon. Kabilang dito ang pamilya ni Helen na ang ikinabubuhay ay ang pagbebenta ng kesong puti sa kalsada. Kumikita sila ng nasa 700 piso kada araw. Malaking epekto din po yun. Gawa po ng sahira po ng buhay, lalo pa pong tataas ang bilihin. Kaya po lalo pong mahirap po. Kapares ko po, marami akong anak. Pero dahil mababa sa minimum ang kanilang kitang mag-asawa, hindi rin sila kasama sa madadagdagan ng take-home pay, pero madadagdagan naman ang gagastusin. Araw-araw kung bumiyahe sila mula Laguna papuntang Maynila, at kasiyahan na raw nila ang uminom ng soft drinks, na ngayon ay may dagdag na 6 hanggang 10 piso kada litro dahil sa train law. Pero bukod dito, tataas din ang ilang bilihin tulad ng canned goods, kape, powdered milk, instant noodles, tinapay at sabong panlaba, dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero gate ng DTI, kung may pagtaas man, hindi ito hihigit sa 5 sentimo. In 15 days, baka yung iba will be affected by fuel tax adjustment, but we computed, as we said, it's very minimal yung impact. 5 sentimos lang, if at all, per lata ang impact. Kung magtataas man, dapat hindi rin daw ito lalagpas sa SRP. Yun nga lang, walang paraan para malaman kung kasama pa ba sa lumang stock ang isang bilihin. Kaya tingin ng DTI, sa January 15 o 21 pa papasok ang mga bagong produktong saklaw ng bagong pagbubuwis. In some cases, less than 2 weeks ang inventory tulad ng kinikwento nila Mr. Ples. In some cases naman, more than 2 weeks. That's why we are saying na what we will adopt as a cut-off natin would be 2 weeks as an average.
Sa ngayon, wala pang naitalang pagtataas ng presyo sa mga supermarkets. They'll probably have to adjust maybe either by in stages, no? Pagdating ng new stocks, no choice, mataas na yung presyo. So, average out, no? Old stocks and new stocks, or, you know, taasan pa ng konti para hindi nga ubusan ng mga other retailers yung stocks na nasa mga supermarkets na meron pang maraming old stock. Nagbabala naman ang DTI sa mga abuso na magmumulta ng 20,000 hanggang 1 milyong piso ang mahuhuli. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Sinibak na sa pwesto ni Pangulong Duterte si Marina Administrator Marcial Amaro III. Ang dahilan, ang madalas nga niyang pagbiyahe sa abroad na ikinadismaya naman ng Pangulo. Nagpapatrol si Ann Ambrosio. Inanunsyo ngayong hapon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Davao City ang pagsibak sa pwesto kay Marina Administrator Marcial Amaro III. Ayon kay Roque, hindi na gusto ni Pangulong Duterte ang walang habas na out-of-the-country trips ni Amaro. While the employees said that Mr. Amaro made 11 trips in 2017 alone, the DOTUI reported that Mr. Amaro in fact made 18 official travel in 2017. Nilinaw naman ni Roque na ang lahat ng ito ay business trips pero dapat ay piliin lamang ang mga imbitasyon. Sa kabuuan daw na 24 na foreign trips ni Amaro, tanging tatlo lamang dito ang sponsored trip ng ibang bansa. Ang iba gastos na ng gobyerno ng Pilipinas. Let this be a reminder to all public officials that the President is serious in his mandate that they should live modest lives. Sa TV na lang nalaman ni Amaro ang balita. Pero hindi masama ang loob niya, katunayan inaasahan niya ito. Dahil unang buwan pa lang niya sa pwesto noong Oktubre, umuugong na balita na mapapalitan na agad siya dahil sa dami ng shipping companies na kanyang nasasagasaan. 19 barko ang naihinto namin ng operation. And these are the bigger companies. Dahil ho gusto nating ipatupad yung tamang pamamaraan ng pagpapalakad ng isang barko. Tanggap naman ni Amaro ang utos ng presidente. May mensahe din siya sa papalit sa kanya. Last year po, we established yung 10 years maritime industry development plan na sana po matuloy. Sa ngayon, ayon kay Roque, wala pa napipisil ang Pangulo na papalit sa pwesto bilang bagong administrator ng Marina. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.